Bakit po, AVL? Hindi ko lang kasi mapigilan ang sarili ko, Nathaniel. Nakita ko kasi kung gaano kalaking kasalanan ni Lolo Moises kay Elizad. Magkatulad kami. Ako rin, ang laki ng mga nagawa kong pagkakamali sa mga anak ko. Kaya ngayon, pag nakikita kong hindi maayos ang pamilya ko, alam ko dahil yun dun sa mga ginawa ko. Naiintindihan ko po kayo, AVL. Pero huwag po kayo mag-alala. Tulad din po ng pamilya ni Lolo Moises. Sigurado po akong tuturuan po kayo ng Panginoon para magkaayos po kayo ng pamilya ninyo. Nathaniel, sa palagay mo ba, sa dami na nagawa kong pagkakamali, mapapatawad pa ako ng mga anak ko? Hindi po kayo dapat mawala ng pag-asa, AVL. Lahat naman po nang nagsisisi, may karapatang mapatawad. At saka nakita ko naman po sa inyo kung gaano niyo po pinagsisisihan yung pagkakamali ninyo. Oo, Nathaniel. Sobrang pinagsisisihan ko lahat ng mga naging pagkakamali ko. Hindi mo lang alam kung gaano ko gustong maayos ang pamilya ko. Joshua, salamat nga pala ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko pa rin nakakausap si Mama hanggang ngayon. Eh, Hana, na naman akong ginawa eh. Sinumanan kita dito sa ospital. Pero kung hindi mo ko kinulit, baka mamaya wala pa rin akong lakas ng loob para pumunta dito. Tsaka hindi ko paliwanag yung nararamdaman ko ngayon. Parang sobrang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Eh, di mabuti kung ganun. Diba, Hana? Sabi ko naman sa'yo, lagi lang ako nandito para sa'yo. Kailangan mo ko. Tara na. Kahit po kung gano'ng kalaki yung nagawa niyang kasalanan sa inyo, siya pa rin po yung tatay ninyo. Kaya po siguro siya ulit nagpakita sa inyo para makabawi sa lahat ng pagkukulang sa inyo. Na po muna ako. Baka hinahanap na po ako ni Nanay Beth. Sige, Nathaniel. Mauna ka nang umuwi. Ano po ba yung gagawin ninyo? Babalikan ko lang si Eliazar at si Lolo Moises. Kailangan masiguro ko na nagkaayos sila. Po, di ba po? Delikado po sa inyo yun. Huwag mo na akong intindihin, Nathaniel. Okay lang ako. Kailangan kong gawin ito. Sige po. Mag-iingat po kayo, AVL. Hoy! Dito ka lang pala. Tara, uwi na tayo. Ha? Uuwi na tayo? Uuwi na tayo. Tara. Bilisan mo. Hello, Aaron. Sir Paul? Aaron, hindi muna ako pupunta sa opisina. Ako muna magbabantay kay Evie. Pero may gusto kong gawin ka. Opo, ano po yun, Sir Paul? Dagdagan mo mga security natin sa planta, sa Bleco, sa pharma, sa lahat. Alam ko na alam ni Gustavo. Ako nagsabotahin ang delivery ng semento niya. At alam ko gagawa siya ng paraan para makaganti. But this time, we will be ready. Aaron, naiintindihan mo? Oo po, maliwanag po. Okay. Paul. Sir Gustavo, magpapadagdag ng security si Paul sa lahat ng planta. Within the week po, ma-implement na ito. Baliwala yung paghahanda mo, Paul. Sisiguraduhin kong dito sa gagawin ko, mas magiging mas masama ka palalo. We attack tonight. Saan pala yung batang yun? Hindi ko nga rin alam ito eh. Nathaniel! Ayun na pala eh! Halika nga. Saan ba nang galing nga? Nag-alala kami sa'yo. May nakilala lang po ako sa ospital. Tinulungan ko lang po.
Nathaniel, di ba sabi namin sa'yo, kapag may gusto kong tulong ibang tao, isama mo kami para hindi kami nag-aalala sa'yo. Tsaka gusto rin naman namin makatulong sa ibang tao, ah. Pasensya na po, Tio Dimas. Nay! Anak! Ate Ana! Ako, mabuti nahanap mo si tatay. Saan mo siya nakakita? Wala, wala. Basta. Mabuti pa gagawa na ako ng hapunan. Ba't ka pa nandito? Hmm? Ba't ka pa nandito sa buhay namin? Pero nung kailangan ka namin ni nanay, iniwan mo lang kami. Kung gaano kahirap yung pinagdaanan namin ni nanay nun? Lumaki ako nang walang tatay. Alam mo ba yung pakiramdam nun? Na buong buhay mo, dala-dala mo yung galit na yun sa puso mo para sa tatay mo! Alam mo ba, habang lumalaki ako, isa lang ang iniisip ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, magiging mabuti akong asawa, magiging mabuti akong tatay sa anak ko, at hindi ako magiging katulad mo! Ano? Hindi mo ba talaga ako naririnig? Wala ka ba talagang naiintindihan? Sobrang daya mo eh! Ang pakiramdam ko, ako pa rin ang liugi sa'yo eh! Kasi kahit gusto kita saktan sa mga gusto kong sabihin sa'yo, alam kong hanggang ngayon, wala pa rin epekto sa'yo eh! Patawarin mo ako, Eliasar. Patawarin mo ako sa ginagawa kong ito sa iyo. Pinipeke mo ang sakit mo? Niloloko mo anak mo? Hindi ka pa rin nagtanda. Hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin ng mga pagkakamali sa buhay ng anak mo? Masaya po kayo, ah. Nabisita ko na kasi si Mama sa ospital, Nathaniel. Po, pero di ba po sabi ni Nanay Beth, delikado po kayong magpunta dun kasi baka magpangabot po kayo ni Sir Paul? Huwag kang mag-alala, Nathaniel. Sinigurado naman namin ni Joshua na hindi kami maaabutan dun ni Sir Paul. At saka pinihagan kami ni Sir Narcy. Kinausap ko siya, Nathaniel. Alam kong malaki ang maitutulong nun sa kanya. Sa pagaling niya, sinabi ko sa kanya lahat ng gusto kong sabihin dapat bago mangyari sa kanya yun. Sana lang talaga naririnig niya ako, Nathaniel. Sana naririnig niya na wala akong dosal ngayon, kundi ang gumising na siya. Sige, Nathaniel, abis lang ako. Sige po, Ate Ana. Goodbye, Ma. Paul, may lakad ka? Martha. Yes. Pupunta ako sa pharma. Ngayong gabi yung dating ng mga bagong makina sa paggawa ng gamot. I have to check the quality. Eh, hindi ko pwedeng utos to kay Ero. Wag. Wag? I mean, mas importante ba yan kaysa sa pagbabantay sa mami mo? Kailangan ka dito ni AVL. Martha, syempre alam ko. Pero mabilis lang to. Kayo muna ni Narcy ang magbantay kay AVL, okay? I'll see you. Narcy. Paul! Kailangan mo ba tignan yung mga makina ngayong gabi? Yes, Martha. Those machines have to be operational by tomorrow morning. What's bothering you? It's just that hindi ko maamin sa'yo. Kasi I wanna be there for you. Para kay AVL. Pero kung aalis ka rin lang, pwede ba ihatid mo na ako sa bahay? Hindi kasi maganda yung pakiramdam ko. Kailangan ko magpahinga. I promise, if sasamahan mo ako, tomorrow, you can check on the machines first thing in the morning.
I'm sure okay na yun by noon. Please. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Nakakagaan ang loob ang narinig kong sinabi ni Mary, Nathaniel. Pero kahit na mukhang pinatawad na niya ako, kailangan ko pa rin siyang makausap. Marami pa kaming kailangan ayusin sa isa't isa. Pati sila ni Paul. Masakit sa akin na nakikita yung mga anak ko na nag-aaway ng dahil sa akin. Kasalanan ko rin naman yun. Dahil rin naman sa mga ginawa ko sa kanila. Kaya sila nagkaganon. Tulad ni Lolo Moises, kailangan ko rin talagang maayos ang pamilya ko. Maayos nyo rin po yung pamilya ninyo, AVL. Katulad po ng pamilya ni Lolo Moises, tutulungan po kayo ng Panginoon. Nagkamali tayo, Nathaniel. Hindi lang si Eleazar ang nangangailangan ng tulong. Ano pong ibig nyo sabihin, AVL? Si Lolo Moises, niloloko niya ang anak niyang si Eleazar. Hindi siya totoong may sakit. Pinipeke lang niya ito. Po, baka po nagkakamali kayo. Hindi na, Daniel. Sigurado ako sa nakita ko. Pero, bakit niya naman po ito magagawa sa sarili niyang anak? Yun ang kailangan nating malaman, Nathaniel. Kaya kailangan natin tulungan si Lolo Moises. Dahil kung patuloy niya gagawin yung panloloko niya, tuluyan na talaga masisira ang pamilya nila. Anak, kumusta ka? Okay lang naman po ako, Nay. Ano ba talaga nangyari? Bakit kanina pagdating mo, ang saya-saya mo? Eh, Nay, huwag po sana kayong magagalit, pero may aaminin po ako sa inyo. Bakit anak ka na yun? Tinalaw ko po kanina si Mama sa ospital. Pero anak, di ba sinabi ko naman sa... Nay, eh, huwag po kayong mag-alala. Sinigurado naman po namin ni Joshua na hindi kami maaabutan ni Sir Paul dun sa ospital. Kayong dalawa ni Joshua? Opo, Nay. At saka si Sir Narcy po. Pinayagan niya po kaming dumalaw dun. Naintindihan ko naman, anak, kung bakit mo gustong gawin to eh. Hindi naman kita masisisi. Pero ang sa akin lang... Nay, alam ko naman po na ang gusto niyo lang ay ligtas ako. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Ligtas naman po talaga ako eh. Tsaka tama po kayo. Masayang-masaya lang po talaga ako na nakausap tsaka nakita ko si Mama. Masaya ako kung masaya ka. Pero sa susunod ha, hasamahan kita ha, para makasiguro ako na ligtas ka. Salamat po, Nay. Hello? Kakadating lang yung mga bagong makinari sa paggawa na ng gamot. Lahat ng security ngayon nasa South Wing, kaya doon kayo pumunta sa North Wing. Okay, sige. Ito ang pinamalaking dagok sa'yo, Polak Samana. Kailangan kang maintindihan tungkol sa nangyari sa akin. Walang kasalanan si Mary. Walang kasalanan ang kapatid mo. Ako ang nagpasya ng lahat. Kaya huwag mo siyang sisihin. Paul, sana payagan mo na rin si Mary na dalawin ako. Paul, nahihirapan din sa sitwasyon ng kapatid mo. Paul, pwede bang isarado muna natin ang TV? Nakakadagdag sa sakit ng ulo kasi. Kasalukuyan po ngayong inaapula ng mga bumbero ang sunog sa AVL Pharma Building. Ito
ito ay matapos ang malaking pagsabog sa naturang gusali. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad kung ano nga ba ang naging dahilan ng nasabing pagsabog. Ah! Anak! Paul! Paul! Ayon sa initial reports, maaaring pagkakas ng kanyang Abel, surut-surut na problema. Dahil maaaring tumigil ang kanyang... Sana lang walang nasaktan sa mga empleyado ng pharma. Mukhang wala naman, Hannah. Pero sakit ng ulo na naman ang kapatid mo yan. Okay ka lang ba, Nathaniel? Nag-aalala lang po ako para kay Sir Paul. Kawawa naman po siya. Tinatayang 100 milyon ang halaga ng mga makinaring nasira dahil na rin sa nangyaring pagsabog sa ABL Pharma Building. Ano ngayon sa'yo, Paul? Alam mo, sabik na ako makita kung hanggang saan makakarating ang galit mo, Paul. Alam ko si Gustavo may pangalan nito. Sigurado ako, sigurado. Siguro wala nang iba! Ano, manahal ka. Let's not jump into conclusions. At ano? Sa dinami-dami namin naging kalaban ni Mama sa negosyo, ngayon lang nangyari sa amin to. Simula nung pumasok yung Gustavo na yan, sisirain ng hype na yan ang lahat ng pinaghirapan ng nanay ko. Ang lahat ng pinaghirapan namin. No. Hindi ko ito mapapalagpas. No! Makita ni Gustavo. Makita ng hype na yan kung ano hinahanap niya. Paul! Paul! Anong pinabalak mo? Paul! Ito, wala akong pakilam dito. Laban namin ito ni Gustavo! Paul, please! Sigilan mo ito! Pagtapitahan mo? Hindi! Pagtapitahan mo ako! Paul, please. You don't want to do this, Paul. Sigilan mo na ito! Pagtapitahan mo! Paul, listen to your wife! Paul, please! Bakit siya nandito, Martha? You need to be under control. Sir, uminahon po kayo, sir. Anong ginagawa mo? Sir, relax lang po kayo. Sir, ano lumapit, sir? Pabayaan niyo ako. Martha, pabayaan niyo ako! Pabayaan niyo ako! Ano ba? Alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam mo nga ba, Paul? Ha? Alam mo nga ba? Alam ko! Ikaw na rin ang nagsabi na hinayaan ni ABL pangunahan siya ng damdamin niya. Kaya ang dami niyang pagkakamali sa mga desisyon niya! Paano ka gagawa ng tama? Puno ka ng galit ngayon! Hey! Imig ka na sa akin! Please, makinig ka sa asawa mo! Please! Sir, huminahon ko kayo. Sir, relax na ko kayo. Huwag niyo hindahan sa init na ulo, sir. Kunin ko lang ho yung baril. Huminahon ko kayo. Sino? Sir, kunin ko lang mo yung baril, sir. Nagawa ko ito para sa nanay ko. Nagawa ko ito para sa nanay ko! Kasalanan ito ni Gustavo. Gagantihan ko rin ang ayaw na yan. Gagawin ko lahat ng mga kaya ko. Just to see that man go down. Yes. Maintindihan. Parang sunod-sunod yung kamalasan na nangyayari kay Paul. Hindi pa tapos yung unang problema, may sumunod na namang problema. Hanggang kailan ba kayang bitbitin ng isang taong isang problema? Paul, sino yan? Sino tatawagin mo? Martha, okay na ako.
Okay. Okay na ako. Paul, please. Tigilan mo na yan. Martha, please. Kailangan ko makuusap si Gustavo. Kailangan ko siyang makausap. Huwag niyo ako pigilan. Hello, Paul. Gustavo, makinig ka sa akin. Hayop ka. Isi ka lang. Daan-daan ka lang sa pananalita mo. Tumahimik ka! Tumahimik ka. Hindi ako tumawag sa'yo para makipaglaro. Okay. Then what's this about? Gusto ko lang malaman mo na alam ko, Gustavo. Alam ko ikaw may pakana nito. At kaya ko ito patunayan sa investigative team. Kaya ka tayo pakulong. Buwas na buwas din. Pero hindi ko gagawin yun. Dahil ako mismo ang maglalagay sa'yo kung saan nararapat na lugar. Kaya Gustavo, paghandaan mo ng mga susunod mong araw because I promise you, oh, I promise you will not like what's coming to you. It, Paul. Nararamdam ko na ang pagtindi ng pagsama ng puso mo. Konti na lang, Paul, ang magiging handa ka na para sa mga plano ko. EVL, kamusta po si Sarah, Paul? Hindi mabuti, Nathaniel. Habang tumitindi ang mga problema sa opisina, lalo akong natatakot para sa kanya. Nakikita ko na na darating na yung araw na makakagawa siya ng mga bagay na pagsisisihan niya balang araw. Wala naman akong magawa para tulungan ang anak ko. Alam ko naman ginagawa niya lahat ng ito dahil na rin sa mga maling tinuro ko sa kanya. Yun ang isa sa pinagsisisihan ko na nagawa ko bilang magulang. Gaya ni Lola Moises, marami akong nagawang mga bagay, mga pagkakamali sa mga anak ko. Pero si Lola Moises, may pag-asa pa siyang maayos ang pamilya niya. Hindi niya dapat na pinabaliwala yung mga pagkakataon na dumarating sa kanya. Kaya Nathaniel, kailangan natin matulungan si Lola Moises. Ayoko matulad siya sa akin.